paring ano, si paring mga tropa natin dito. So ayun, nabigyan nga ni Emer dito ang isang thumbs, which is si James. Nako po, 1-0 agad. Nako, atin mo yung bottom lane, Kuya Earl, si Lotus at si Nimao mukhang gusto nga patayin yung isang show natin dito. Nawin na kumukuha na rin sila ng objectives dito. Parang ito ata yung gustong gawin ng Iphios Esports dito. Ayan, mukhang sandwich gameplay coming from Iphios Esports. Mapapatay na. Hindi. Nakatakas pa. Pero objective para sa isang Iphios Esports. Ito kasi, Mi, ito yung magiging sitwasyon ng Iphios ngayon. They don't have any tanks. So, wala silang, ano, walang mang tatanggap ng damage na kaya ibigay ng next Predator Salty. So, as early as possible, they need to push every turrets dito para at least lumamang sila at tapusin itong laron to. Nang ganun kadala. Yes, they have a marksman. Alam naman natin na pagka tumaba yung marksman, eh, makakatulong talaga sa gameplay yon. And na meron din silang Hayabusa. Kaso, pagka nagkaroon na or nag-level 4 na to sila YOLO, sila Kaizen, sila Virus, and yung half ng NXP Predator Salty, yun yung mahihirapan sila. Speaking of, nakita mo? Yun yung ano, yun yung kailangan nilang bantayan din. Kasi madali lang para sa kanilang patayin yung Iphios dito kasi wala nga silang tank. Pero kung mapapansin mo, anak, doon naman sila sa top lane. Kung parang ako kung ginabol ng isang Jawhead si Kuya Yolo na. Emar! Napaka... Wala kasi siya, hindi siya nag-face check me. Isa rin yun sa mga dahilan siguro kaya siya namatay doon. And the level 4 na rin naman talaga si Emar, which is naka-high-end ride din, kaya medyo malakas yung damage. And Mimao, tumatanggap ng damage kay Kaizen dito. Kakaiba nga naman yung kaya niyang i-provide. And the level 4 na rin, level 5 na rin pala si Kaizen dito. Sa si James, level 4 na rin. Though namatay siya nung una, at least nakakuha siya ng isang kill. So for the Iphios Esports, napapansin ko nga kaya nga sinab. Pero nakutay kasi trimmer ata. Mukhang naisahan ng NXP dito. Grabe yung bush na nangyayari doon, no? Pero diba? iba yung kanilang pagbibigay ng pressure dito sa Iphios. And naunahan talaga sila ng kill. Pero ngayon, katulad na sinabi ko sa inyo, once na nag-level 4 yung mga kailangan nilang mag-level 4, yung mga cores nila dito, mas madali para sa kanila na makapatay sa side ng Iphios. Kasi medyo malalambot talaga. And isa lang na magsisilbing parang makunat sa kanila, eh si Emar lang tsaka si Lotus eh. Kasi yung dalawa, yes, makakapag-dodge. Pero mahirap nga naman para sa kanila. Speaking of, patay agad. Itong nasa mid lane, YOLO ang nakakuha ng kill na yun. Inilapag niya, hindi niya pa pala nabibigay yung fatal links niya. Si Lotus nakatambay lang sa gilid. Sinong may retry dito? Walang may retribution dito, mga kaibigan. Dahil cooldown, pero napatay pa rin. Parang case, naka-ready na si Lancy doon sa top lane. Napakagandang ano naman nun. Napakagandang thinking nun para kay Lancy na mauna na agad dun sa, ano, sa top lane. Pero sa ganitong situation na for the Iphios Esports, kailangan pa ng Hayabusa na makapag-perform, even the Mimao, which is ang napapansin lang natin kay Mimao ngayon, that's more an objective type of. So kapag kagaya ng sinasabi ng ni Kuya kanina, mas lamang ang NXT Predator. They have the crowd control kasi as well. The same time si Kaizen kasi sa ganitong situation. Ito kami! Oh, nakita mo naman yung vacuum na naibigay dito. YOLO, mukhang kukuha ng Fatal Links. Nakakuha na si Marin Digi. Wala na siyang time journey dito, pero si Kaizen mukhang papasok na yung tatlong tropa dito sa taas. Pero nakpo, kailangang umalis ng Iphios dito kasi pag na-corner sila ng NXP, katapusan nila, pero ejector naibigay kay YOLO, Yancy. O Lancy dito, eh mukhang abang lalaban o kukuha na lang sila ng objective. Samantalang AGQT dito, laban kay Virus. Mimao pa rin nakasama, aalis na lang ng matiwasay. Top lane, pwede nilang bigyan. At ayun, yung vacuum, fatal. Uy, naku, medyo masakit si YOLO. Nakabalik pa sa nakaraan. And patay agad ang isang tropa dun sa taas. 6-3 ang ating score. 4 minutes and 30 seconds in our game time. Sa ganitong situation, pwedeng i-direkto ng NXT Predator itong halamangan nila. Pwede nilang i-direct yung top lane. Knowing kasi na ang hirap nga naman pumalag sa ganitong situation yung Iphios Esports. Kita mo naman yung dami na nabibigay. Oh, yeah, mani popcorn. Nabigay pa nga rin dito. Pero isa nilang yung natitira. Pa-cancel ako niyan direct. Maraming salamat. Pero ejector pa rin ang naibigay. Patay na yung isa. Mimao, susubukan nga bang inakap? Puyo ka dragon. Ibibigay? Hindi. Natamaan. Patay pa nga rin dito. OMG. Grabe nga naman. Naku po. Medyo napa-error yung flicker ni Kuya Chow natin, no, yung nagusto niya si Pain. So, for this one, for the 5 minutes, pwede pang makahabol etong Bruno Mars natin as well as Hayabusa. Pero 3.8, kaya pa.
Yung endless battle si Lancelot natin, pero kasi ang hirap knowing na nadadodge din yung skills. Kasi more on objectives ngayon yung Iphios eh, which is nagiging maganda nga naman para sa kanila, diba? Kahit papaano. Hindi naman ganun kalaki yan yung kalamangan ng NXP Predator solid pagdating sa ano, pagdating sa pera. Sa Torre, parehas lang din naman sila. Sa kills lang siguro, isa lang. Pero nakita natin, mukhang dadalawin na ni Yolo. Fatalinks nagpunik dito. Pinatay natin si Lancy. Sabi niya, teka. Sabi ni Herb, isa lang daw eh. Gawin nating dalawa. Pero yung top lane dito, si Lotus, pwede na rin patayin yan. Naka-ready na ngayon si Cho or si Virus. Alis na nga lang pa yung dalawa. Kailangan niya face check niya. Kasi pag di niya na, uy, Lancy yung dalawa. Oh my G, Lancy dito. Nandun po sa gilid. Backlanes nang galing. Mimaw. And Lancy na lang. Yolo naman, kalaban ng isang Farsa na nagbibigay ng Feather Airstrike. Naku po, kailangan na malaman na, uy, nakita ni Kaysen, dinala sa kanya ng itlog. OMG, nagpaano? Nagpakita. Walang. Na yun na nga, bakit nagpakita doon? Parang ano, May, no? Parang ang nangyari nun, May, nagpakita yung itlog, tapos parang dinedepensa niya yung ano. E di ngayon, nalaman ng NXP. Nalaman. Nasilip si Bruno Mars na threat. Pero as we can see here, ang laki ng kalamangan. So the objectives kanina, baliktad eh. Iphios yung nangunguna, pagkaroon, or makabasag ng turret. Ngayon kasi, makapalag yung Iphios Esports sa NXT Predator Salty because of nag-level 4 na nga, ang bilis na kapag sa-level. So kapag ganitong clash, ito yung sinasabi natin, ang hirap ng walang crowd control. Ang hirap ng pinakawalang tank. Kasi ang pinakatanky lang talaga si Primar. Tiga mo, si Lotus, napilitan na mag-time journey. Wala nang pang-cancel yan, mga kaibigan. So pwede na mag-engage dito ang NXT Predator Salty. Diba? Mm-hmm. Ang panlaban lang siguro ng Iphios dito, yung segue push na ginagawa nung Hayabusa. Yun lang talaga yung magiging panlaban niya. Pero oh! Unstoppable force na ibigay kay Kaysen, pero flicker out naman ah. Fatal Links, nag-connect dito. Trimar, tingnan mo dito. Parang si Lancy pa nga na vacuum yung dalawa, pero si AGQT nasa backlanes lang naman. James lalaban sa apat. Medyo inasim, pero papalag din naman. Pero napatay na. It's a one-for-one trade, mga kaibigan. Diyos ko po, medyo... Uy! AGQT, meron niyang! Ay, patay! Pa nga. Ayun, nabigyan. Yan si dito. Lancy, do you love me? Are you riding? At meron pang isa. Nakakuha pa ng objective dito. Grabe. Tiyo, ito ata yung gusto ko rin ng Hayabusa. Sige, pa-farm muna ako. Kasi naiwan siya eh. Kita mo naman, hindi siya sumasabay dun sa mga clash na nangyayari or ginagawa na NXT Predator Salty to map. So nangyari, farm muna ako para if ever na may item na ako, katulad nung nangyari kanina, wait ako sa booth, sa timingan kita. Parang ito yung gustong gawin ni Hayabusa. Right then and then, bantayan ko to si Lancelot. Para if ever namapatay kita, mababawasan kayo ng damage dealer eh. Mm-hmm. Kasi si Lancelot lang talaga yung damage dealer nila, to be exact. Siya lang talaga yung pina-funnel dito ng ano ng NXP Predator Solid. NXP Predator Solid. NXP. Oh, so kung mawawala man si Kaysen dito, medyo mahihirapan sila. Pero kahit papaano si James may item na tsaka si Virus eh. Mm-hmm. So, kailangan lang talaga mag-ingat ni Kaysen. Speaking of item, 6,000 na yung pera dito ni Kaysen. And 6.7 naman dito yung Hayabusa, pa-BOD na rin si James. Ayun yung shadow kill, ngingat-ngat ng bahagya. Pero papalag pa rin, napatay pa si Lancy dun sa mid lane, ha? Nabigyan pa siya dun. OMG. Ito rin yung kalamangan kapag ka may marksman ka, pwedeng kumuha na ng objective. Binalikan! Tignan mo yung ano, tignan mo gumalaw yung Sanji Cutie. Oo, tignan mo gumalaw. And mabilis to for the Iphios kasi may marksman sila. Yan ang kalamangan kapag ka marksman. Bilis sa objective. Ako si Yolo. Masukot siya, naka-dodge. Naka-time journey na agad. Nag-time journey na agad. Para nga naman mabasag yung ano, yung mid lane. Hindi pa nabasag. Medyo matagal pa yung flow. Pero sa top lane direct, may nagbabakbakan dun. Si Joed, tsaka si ano, si Cho, si Virus, tsaka si Emar. Pero dun sa may bottom lane, may ginagawa na naman yung Hayabusa natin dun. Kumukuha ng objectives. Pero mukhang Feather Airstrike na ibagsak dito, Yolo. Muntik-munti ka na, pero nakatakas pa rin. Pero gaya nga sabi natin, Iphios Esports, gusto lang gumawa ng objectives dito. Wala kami kailangan pa kailangan nila. Kailangan nila mag-objectives dito. And pag tuloy-tuloy yung ginagawa ng Iphios na pressure, mahirapan dito yung NXP Predator Salty. Actually, yung NXP Predator Salty, ganda lineup nila. May tank sila, may fighter sila, may mage sila. Kompleto, srikado sila. Wala lang silang marksman. So, si Kaysen naman dito nakakapalag kahit pa paano. Pero si AGQT kasi yung nagsisilbing ano eh. Nagsisilbing susi sa pagkapanalo nila dito sa game number 2. Pero di pa naman tapos. Di pa natin malalaman kung sino mananalo. Pero kung sa minion, ano, minion wave, lamang dito yung Iphios tsaka sa mga torrents, di ba? Mm-hmm. Knowing na ito na pala
medyo pa late game or mid to late game na tayo eh. Kapag ka ganito na yung mangyayari knowing na they have Marksman, madali Iphios Esports. Wala na, naibigay na dito ni Yolo. Pero pwede pa rin sila mag-engage kasi wala na rin time journey. So, pagalingan na lang talaga pumesto. Si Thams dito nakikita, Trimmer dito, MR dito nakita, si Kazen mukhang i-injector nga ba? Hindi na nga lang din. Here comes Yolo. Pero wala nang Fatal Links yan eh. Kasi alam, meron na silang ano eh, meron silang information kay Digi na naibigay niya ng Fatal Links kasabay nung time journey. So, matapang yung dalawang players. Nakita mo yung positioning na yun, ni Joed tsaka ni Hayabusa doon. Na kung sakali mang may umangat at may mag-clear noon, sisiguraduhin na lang mamamatay. Kasi mapapatay nila yan. Naka-high-end rate silang dalaw eh. Diba? Tapos naka-BO din naman si Adi. Pero naku, Kuya Erfa, pag pinagpatuloy ng Iphios Esports, nabantayan ng bantayan sila sa talo na kay Hayabusa, madali for the Iphios Esports na tapusin yung game eh. Once na mapatay nga naman ng Hayabusa isang Lancelot, pwedeng tumapat sa clash ang Iphios Esports and then pre-hit ng pre-hit para kay Nimao dito. Knowing na direct check item nga tayo for Nimao. Tinanyan natin si Bruno Mars. Knowing na pa, ano na siya, naka-Berserkers, tas po, ayan na, naka-endless battle pa. So kapag kaganito si Twifon, papalag at papalag na nga naman ito. Kailangan ano, kailangan mapatay ng NXP Salty si Diggy. Pag napatay niya, pwede sila mag-engage to a teamfight. Kaso naka-super kariton, super minion na rin yung tropa dito. Gagaling sa backlane si Yolo, and yung Diggy nasa top lane, nakasuporta lang dun sa isa. Samantalang mukhang lalaban, and Mimao! Yeah. Mukhang nasasaktan dito. Kasi naka-free hit lang din naman. So, nagiging maganda nga naman yun. Dahil yung dalawang players lang, yung natira doon, Diggy. Tsaka si, ano, si Diggy. Tsaka, uy, teka, mukhang lalaban pa. Lotus, bumalik pa nga ang tropa. Natanggalan ng immortality. Naku po. OMG. Na nga, ang sabi sa hula na sinasabi ni Kuya Herb, mapatay si ano. Ayan pa. Meron pang isa. Feather Airstrike na ibigay dito. Pero Lancey mo mapatay. IGQT, makumaubos pa nga sila dito. Medyo masakit yung damage na rin nung Hayabusa. Pero si Virus, ang tagapagtanggol, nanakap niya, papasok lang din naman, pero mukhang mamatay pa rin. James na lang ang natitira, mukhang may ejector nga ba, nanganganib dito si Angie, pagka nalapitan siya dito maigi. And YOLO na lang for the team NXP Salty, ang natitira for the game number 1. Matatapos nga ba, in-ejector na doon? Nako po, ay tatapusin na ata, tatapusin, titignan kung mabibigyan. Nako po, nakatawarlock si Angie dito. Initcha pa nga in the game, number 1. E mapupunta sa Iphios Esports.